sosyo-kultural at pampolitikong pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Sa araling ito ay malalaman mo ang kalagayang sosyo-kultural at pampolitikang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Masusuri at mapapahalagahan mo ang mga kaugaliang ito na sumasalamin sa mayamang kasaysayan ng ating bansa. Ang kagalingan sa larangan ng sining, paniniwala, pakikipagkapwa-tao at pag-aaral ng pag-uugali ng tao ay tinatawag na sosyo-kultural. Makikita ang pamamaraan ng pamumuhay sa kasaysayan, modernisasyon at teknolohiya ng isang bansa. Ang ating mga ninuno ay sumasamba sa kalikasan, katulad ng kahoy, ilog, araw, bato at iba pa dahil naniniwala sila na ang mga ito ay may kaluluwa. Tinatawag na animismo ang paniniwalang ito. Pinahahalagahan ng ating mga ninuno ang kanilang mga patay. Bago pa ilibing ang bangkay, ito ay nililinis muna. Lalagyan ng langis at bibihisan ng magarang kasuotan. Pinapabaunan din ang bangkay ng mga kasangkapang katulad ng seramika at mga palamuti upang may magamit siya sa kabilang buhay. Matapos mailibing at matuyo na ang mga buto ng bangkay, ito ay muling huhukayin at isisilid sa banga. Sa Visayas, ang mga ninuno natin ay nagsusuot ng mga palamuti katulad ng ginto, katulad ng pumares na isang alahas na hugis rosas at gambanes na isang gintong pulseras na isinusuot sa braso at binti. Ginagamit din ang ginto bilang palamuti sa ngipin. Naglalagay din sila ng mga tattoo sa katawan bilang simbolo ng kagitingan at kagandahan. Ang mga ninuno natin ay nagsasagawa ng iba't ibang ritual at pagdiriwang katulad ng paganito, pandot. Ang paganito ay pagbibigay alay sa mga anito at ang pandot naman ay isang pampamayan ng alay na isinasagawa sa puno ng balete. Ang mga ritual ay pinangungunahan ng mga Katalonan, ito ay tawag ng mga Tagalog, at Babaylan na tawag naman ng mga Bisaya. Ang Katalonan at Babaylan ay katumbas ng mga pari natin sa ngayon. Pagdating naman sa kasuotan, naririto ang kanilang uri ng pananamit at palamuti. Ang putong ay isang piraso ng tela na ibinabalot sa ulo. Ang kanga naman, ito ay isang tsaleko na walang kwelyo o manggas. Pulang kangan para sa datu, itim o asul naman para sa may mababang katayuan sa buhay. At ang bahag, ito ay piraso ng telang nakabalot sa baywang at may habang hanggang hita. Ang kasuotan ng ating mga ninuno ay batay sa kanilang katayuan sa buhay. Ang datu ay nagsusuot ng pulang kangan, habang asul o itim naman ang mas mababa pa kaysa sa datu. Ang mandirigmang nagsusuot ng pulang putong ay nagpapahiwatig na nakapatay na siya ng isang tao. At bordadong putong naman para sa mga nakapatay na ng pito o mahigit pa. Ang mga kababaihan ay nagsusuot ng baro. Ito ay kasuotang pangitaas at saya, tawag ng mga Tagalog, patadyong naman sa mga Bisaya na isang maluwag na palda na isinusuot pang ibaba. Kilala sa Mindanao ang tribong Bilaan sa pagsusuot ng pangitaas na damit na tinatawag na saulaki at ang kanilang pangibabang kasuotan ay tinatawag na salwal Bilaan. Ang mga kababaihan ay nagsusuot ng pangitaas na damit na kung tawagin ay saulsala at ang kanilang pangibabang kasuotan ay tinatawag na dafeng. Ang mga Maranao ay kilala sa kanilang tradisyonal na kasuotan na tinatawag na malong. Ito ay malaki at makulay na tela na isinusuot sa pamamagitan ng pagtapis sa katawan. Ang mga ninuno natin ay kilala sa paggawa ng mga sopistikadong mga bangka. Matitibay, matutuli at hinahangaan ang mga bangkang nagsimula sa Pilipinas.
katulad ng natagpuan sa butuan. Ito ay pinagbuklod lang ng tinatawag na wooden peg at hindi ng pako. Maraming mga lumang bangka ang nahukay ng mga eksperto sa Pilipinas. Ang mga bangkang ito ay tinawag ni Antonio Pigafetta na isang historiador na balanghay. Ang mga sinaunang Pilipino ay may sariling paraan ng pamumuno at mga batas bago pa man dumating ang mga Espanyol. May dalawang uri ng pamahalaan na umiiral noong sinaunang panahon sa Pilipinas, ang barangay at sultanato. Dato ang tawag sa namumuno sa isang barangay, at sultan naman ang tawag sa namumuno sa isang sultanato. Higit na mas malaki ang sakop ng sultanato kaysa barangay. Katulong ng dato ang lupo ng matatanda sa paggawa ng pagtupad ng batas, habang katulong naman ng sultan ang rumabikara na kanyang tagapayo. May dalawang uri ng batas ang umiiral sa isang barangay, ang batas na nakasulat at batas na hindi nakasulat. Napaloob sa batas na nakasulat ang mga usapin tungkol sa diborsyo, krimen, pagmamay-ari ng ari-arian at iba pa. Sa batas na hindi nakasulat naman ay nakasulat ang tungkol sa mga tradisyon, paniniwala at kaugalian. Nakipagkasundo ang mga barangay sa isa't isa para sa kapayapaan at kalakalan sa pamamagitan ng sandugoan. Ang sandugoan ay isinasagawa sa pamamagitan ng paghiwa sa bisig gamit ang punyal at pagpapatulo ng dugo sa kopang may alak. Ang pag-inom ng magkabilang panig sa pinaghalong alak at dugo ay nagsisilbing simbolo ng kanilang pagkakaibigan. Ang batas ng sultanato naman ay batay sa tatlong sistema. Ang una ay ang adat, ang batas tungkol sa tradisyon. Ikalawa ay ang Sharia, ang batas na naaayon sa paniniwalang Islam. At ang ikatlo ay ang Quran, ang banal na aklat ng Islam. Si Sharif ul-Hasim o Sayyid Abu Bakar, ang isa sa Arabe, ang kauna-unahang nagtatag ng pamahalaang sultanato sa Sulu noong 1450. Kay sarap tuklasi ng kasaysayan, ang mga sinaunang Pilipino ay tunay na matapang, malikhain at maparaan na magpahanggang sa ngayon ay ating taglay. Sana ay mayroon kayong natutunan. Hanggang sa muli!